Okay, so yun po mga kababayan ko, ano? Pambihira talaga. Magandang gabi po sa inyo lahat, ha. Welcome po rito sa channel natin na Joshua Corpus Vlog. Nako, magugulat kayo dito sa gusto kong pag-usapan o reaksyonan na balita sa mga oras na to, mga kababayan, kasi hindi po napigilan ni PBBM to. Binisto siya, mga kababayan, ng mga magsasaka. Lalong-lalo na yung mga taga Mindanao. ARMM yata, o BARM yata, galing, mga kababayan, Maguindanao. Naku. Gusto nyo malaman yung balita? Gusto nyo malaman po? Ngayon, ito, panoorin nyo. Panoorin natin, mga kababayan. Reaction na natin. Dito natin makikita kung talagang may kwenta ba or walang kwenta itong weak leader na si Bongbong Marcos. Yan yung tawag kay pangulo nitong mga ano eh, itong mga haters eh, The Junior, Kuting, 'di ba? Pero alam niyo naman kung kanino ang suporta ko, 'di ba, mga kababayan. Okay. Ngayon, pakinggan natin yung balita galing sa PTV. Nako, tingnan niyo, nakita niyo mga farmers, mga magsasaka, mga kababayan. Oh, kaya nga po sa ating employment rate, may porsyento po doon na sinasabi or may bilang po doon na dumami po ang nasa field po ng agriculture and forestry, mga kababayan. Agriculture mismo na yun dati, kung titingnan natin, ang dami pong umaalis sa agriculture o sa pagsasaka na field. Kasi gustong yung ibang trabaho na lang. Pero ngayon, tingnan nyo, mga kababayan, dumadami ang pumupunta sa agriculture sector. Why? Kahit ako, plano ko nga rin po yan na targetin ang agriculture. Okay. So yun po, panoorin natin at reaction na natin, mga kababayan ko, ang balitang ito. Ipinagmalaki ng Bangsamoro Transition Authority. Bangsamoro Transition Authority. So, ang ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM. Okay, tama ba? Ang pagtaas ng kita ng mga magsasaka sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur. Ayon kay BT... Mama Sapano, Maguindanao. Okay, Mama Sapano, Maguindanao din. A interim member of Parliament Attorney Suharto Teng Amobolodto, mula 13 pesos na kada kilo ng palay, dumoble ito sa 22 pesos. Nakita po ninyo, mga kababayan. Ang dating 65,000 pesos na kita sa kasa o kada ektaryang sakahan, lumobo sa 248,000 pesos. Laki. Nakamitaan nila ang ganitong... Di ba? Tingnan nyo, mga kababayan. Tingnan nyo, mula daw po sa 13 pesos per kilogram na palay, na ngayon po ay nabebenta nila ng 22 pesos. Under sa administrasyon ni Pangulo, almost double its earlier price and more than double in volume. Farmers in Mama Sapano used to earn only 65,000 per hectare at 13 pesos per kilogram and 5 metric tons. Okay. Tuloy natin. Tagumpay sa tulong ng bagong Pilipinas campaign ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero, mga kababayan, tingnan niya yung figure. Palakihan ko ah. Dati po, kung 13 pesos lang yung bentahan po nila, ang kaya nilang kitain sa isang hektarya is nasa 65,000, mga kababayan. Dati po ito. Under this administration by the battle cry of Bagong Pilipinas campaign of President Bongbong Marcos, naging 22 pesos per kilogram. So, kahit sa mga sa NFA, 'di ba? Yan po yung utos, direktiba ni Pangulo. Okay, bilhin niyo yung palay na ganitong presyo. Oh. At 22 pesos and 11.3 metric tons, 1 hectare can earn 248,000 or 183,000 pesos yung itinaas. Nakita po ninyo, mga kababayan, sa isang hektarya, ang kinikita po nila doon sa Bangsamoro. Dati 65,000 lang isang hektarya. Ngayon, kaya nang kumita 248,000.
Ano ba yan? Nakita po ninyo? So, weak leader talaga si Bongbong Marcos, mga kababayan. Weak leader, si Pangulo. O, tingnan nyo. Magsasaka na mismo ang nagsabi niyan. Grupo po ng mga magsasaka. O, Bangsamoro Transition Authority. Dumoble yung kita sa tulong ng bagong Pilipinas campaign of the Marcos Jr. Administration. O, ano pa dito? Sa bagong Pilipinas ni President Marcos, Small Farmers Cooperative, Al-Rahman Farmers or MPC, Farm with support from the Army 66 offers the Infantry and Fire Brigade of the 6th Infantry Kampilan Division. Sabi po dito, mga kababayan, okay, Philippine Army with assistance from Kasanga Battalion, okay, embark on a very humble effort to support the President's food security program in erstwhile conflict-affected areas. Lalo na yung mga areas na to. Ito yung mga dati pong sabihin natin, laging may enkwentro, laging may gulo, mga kababayan. But right now, ito po yung mga location, ito po yung mga lugar, mga kababayan, na kung saan pinagsusumikapan po ng ating pamahalaan. Tingnan nyo, nakikita po nila na within their area, Bangsamoro Transition Authority sa BARM, mga kababayan, within their area, eh nagkaroon po sila ng pag-asa. Oh, dumoble yung kita. Farm lands pa lang po ito. Sa mga farmers pa lang, mga kababayan. Because this is the pinaka-basic mo talaga. Once na, uy, malawak yung lupain. Anong gagawin mo dyan? Pwedeng gawing sakahan. Pwede kang mag-tariyo ng, sabi natin, poultry. O meron kang manukan, itik, itlugan, o yung mga nangingitlog, mga kababayan. Okay, yan yung magiging business mo. Or balot. Baka, yan. Depende po, di ba? Pwede kang gulayan, prutasan, o kaya palay. Diyan pa lang po ito sa agriculture, mga kababayan. Nakita nila yung potential na pagbabago. Yung mga kapatid po natin ito, dyan po sa Bangsamoro. That's why, yung nangyari po na panawagan, okay, gusto namin separate si Mindanao sa Luzon, Visayas. Eh sila po, nakikita nila, uy, dumudoble yung kita namin. Dati 65,000 lang sa isang hektarya ang kita namin. Ngayon, magkano na? 248,000 na. 183,000 ang improvement under the help of the bagong Pilipinas campaign of the President Bongbong Marcos. Negatibo po ba ang balita na to? Or positibo, mga kababayan? Kayo ang makakahusga. Kayo ang makakapagsabi kung ano po ang makakabuti sa bansa po natin. Diba? Kayo. Diba? Kayo, mga kababayan, ano yung observation po ninyo? Sila na mismo na nandun po sa area. Kasi kung separate mo si Mindanao, marami na naman po silang adjustment. Diba? Bangsamoro. Alam naman po natin, within that area, kaya hinihiling nila, okay, sana ma-approve to ARMM. Naging ARMM, tapos nagkaroon ng mga different groups, may MI, may MN, hanggang napakarami ng mga pistok ang ginawa, mga kababayan, para magkaroon lang po ng kapayapaan. Ngayon, may mga natitira pa kahit papaano, may mga PIFF, may mga ABUSEAB group, or kung ano pang mga grupo na gustong manggulo, mga kababayan. Right now na nagkakaroon po ng transition paunti-unti ng kapayapaan sa bansa po natin, ay tayo pa po ba ang bibitaw sa pagbabago? Tayo pa po ba ang aayang sa progreso, sa kapayapaan, sa pag-unlad, sa progreso
na nandyan na, nasa harapan na natin, aayawan pa ba natin? Isusubo na lang po natin. O nginunguya na natin, iluluwa pa ba natin, mga kababayan? Kaya sila mismo, ang Bangsamoro, different governors po, governors from different provinces, o even Bangsamoro, mga kababayan, kahit sa Mindanao, other lawmakers, ayaw po nila. Why? Eh, nakikita na silang ang ganda na nagsisimulan. Bakit bibitaw pa tayo? Di ba, mga kababayan? So, ito, farmers na po mismo ang nagsabi. So, maayos po ang palakad ni Pangulong Bongbong Marcos dito, sir. Yan po ang gusto ninyong banggitin po ba dyan? Nako, paano ba yan? Walang kwenta talaga itong kuting ng norte, no? Sila na po mismo. May figure na silang pinakita. Ganyan ang pamumuno ni PBBM, mga kababayan. So, ayan. Bad news na naman. Para sa mga haters at buzzers ng presidente po natin, mga kababayan. So, muli po, magandang gabi. Maraming salamat, mga kababayan ko. And God bless po sa ating lahat.